sa harap ng nananaig na tensyon sa West Philippine Sea. At sa patuloy na panggigipit ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa ating teritoryo, ipinaliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isang pagtitipon ng mga diplomat at estudyante na ginanap sa Jakarta, Indonesia, na kinikilala ng Pilipinas na bahagi lang ng isang malaking karagatan ang inaangkin ng Pilipinas, base na rin sa umiiral na pandaigdigang batas. We only refer to the area covered by the territorial sea and exclusive economic zone of the Philippines. The West Philippine Sea is just a part of the bigger sea. We believe we have the right to name our own sea, our own territorial sea, as well as our own EEZ, because we exercise sovereignty and sovereign rights over these waters. As our neighboring country, the Philippines is strategically positioned in the Western Pacific, making it a crucial player in the Asia-Pacific region alongside Indonesia. Idinaos ang lecture kasabay ng paggunita sa ikapitong anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa isyu ng West Philippine Sea na pumabor sa Pilipinas. Para kay Carpio, kailangang maiakyat sa tamang korte ang usapin ng pinag-aagawang teritoryo. We have actually the strongest claim. We have not articulated it correctly lang. We cannot sue China on the territorial dispute because that's not covered by UNCLOS. We have to sue China before the International Court of Justice for the territorial dispute. But unless China agrees voluntarily to submitting it to arbitration, ICJ cannot acquire jurisdiction. We really appreciate the fact that Philippines has been consistently trying to take this issue, these problems, into international mechanism and put forward the peaceful problem solving. Mahalaga para kay Carpio na maibahagi ang tamang impormasyon at kaalaman tungkol sa usapin sa South China Sea. I will go to Spain this November to deliver two lectures also in Barcelona. The 7th anniversary of the Arbitral Award, but I'm not talking only of the Arbitral Award because the Arbitral Award involves maritime dispute. I'm also moving now to the territorial dispute to give a more complete picture of the dispute in the South China Sea. Mungkahi ni Carpio, imbitahan ng China na magsumiti ng territorial dispute tungkol sa Scarborough Shoal para ito ay marisolba ng ICJ sa mapayapang paraan alinsunod sa UN Charter. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia.